bukid ni Madam. Happy birthday, Jesus! Wala ma, nakarating tayo rito, nakarating akong muli. From Cavite, we decided na magpasko sa Nueva Ecija. Dito kasi yung province ni Ate Chris na isa sa ating bestie at ito yung anak niya, si Christoph, na inaanak din namin. Kaya after church, nagpaklang kami saglit ng mga gamit tapos bumiyahe na rin kami. Mga 3 PM na rin kami nakaalis. Tapos pinilit ko lang si Hubby na maghati kami mag-drive para hindi siya masyadong pagod. Para ma-enjoy niya rin yung Christmas Eve. Mag 7 PM na nang dumating kami doon. Sarado na yung mga restaurant at saka yung mall. Buti na lang open pa si Jollibee, doon na lang kami nag-dinner. Tapos, doon kami nag-celebrate sa tinuluyan namin. 8 AM the morning, nag-check out na rin kami, tapos bumiyahe na rin kami papuntang Gabaldon. Sa Dupinga River kasi, yung plan ng family nila na mag-celebrate. And sobrang excited talaga ako kasi madadala namin yung mothers namin doon. Gusto ko kasi this time, di lang siya basta staycation. Yung makalangap sila na sariwang hangin, makakita ng nature na wala sa Cavite, at syempre yung food na masarap sa probinsya. Yun kasi yung gusto kong binabalik-balikan dito talaga sa kanila. Nung last birthday ko kasi nung August, dumaan kami dito aling Sagada. Tapos sinandaan nila kami ng food. Sobrang sarap talaga. Pati pag napunta talaga kami dito sa kanila, lagi sila nagluluto. Ang sarap-sarap, grabe. On the way, sobrang ganda talaga ng mga madadaanan nyo. At ayun na nga, after almost 2 hours na biyahe, naharating na rin kami doon. 20 pesos per pax guys yung entrance fee. Tapos sa Kubo naman nasa more or less 700 pesos depende do sa facilities kasi iba may video okay ganyan. Wala pala akong nakita restroom dito kaya make sure na nakadumi na kayo before kayo magpunta dito. May palitan naman ng damit. Sobrang ganda ng place. Pakinggan niyo yung lagaslas ng tubig guys. Nakaka-relax. Clear din siya and sobrang lamig. Parang galing sa ref. Sinalubong kagad kami nila ate. Ang pogi naman yung bebe na yan. Ate, nga ang sinasabi ko. Kainan kagad. Ang daming hinanda para sa amin. At tuwang-tuwa ang dalawang mother. May kare-kare, adobo, favorite ni mama, inihaw na tilapia, at bangos. Samahan mo pa ng masarap na sawsawa. At ang ating binabalik-balikan na longganisang Nueva Ecija. Sobrang sarap niya guys kasi wala masyadong taba. Partneran pa na masarap na sausawan. Masarap din tong suman nila dito. May isang malagkit at saka yung isang may manik. Naglabas ng fruits. Tapos manggang hindi maasim pero masarap siya. Pinartneran pa ng bagoong. Grabe talaga. Solve na sila. Kaya pahinga muna daw. Pero ako likas na mabagal. Ayan. Nakain pa rin ako. At ito, ang sarap din ito papaitan. Iba talaga yung feel sa probinsya guys. Lalo na yung mga pagkain fresh. Ang saya kasi nakilala nila mama, yung mga family nila ate, tapos nag-bonding kami. Sobrang hospitable talaga sila. After namin kumain, pumunta kami dito sa kabilang side para maligo na. At ito nga yung gift namin kay Christoph. Buti na lang kasya sa kanya and perfect kasi mag-swimming talaga. Lumusong na ako and sobrang lamig. Grabe. Ayan, at napatayo rin ako kagad. Mahaba tong river and maraming mga kubo na pwede nyong i-rent. Hindi rin ganun karami ang tao ngayon. Lalim? Thank you Lord kasi may season ng ganito na kapag-bonding yung mga family. Ito pa, sobrang sarap. Turon na may ube. Tsaka itong lumpia na galunggong, sobrang sarap. Hello to Ate Mina, isa sa punong abal sa pagluluto. Thank you po! Ang daming pagkain na tayo din ang ubos ha! Ay, kung pwede lang di bumalik na Manila. Char lang. Tignan nyo naman, sobrang blue-blue ng sky dito. At ito na nga si mother, nakapagkwantuhan na sa parents nila ate. And look at that moment, nakakatuwa. Yan yung parents ni ate. 40 years plus na rin silang kasal and ang dami ng pagsubok na pinagdaanan. At salamat sa Diyos dahil magkasama pa rin sila. Ang sweet, di ba? Mga 3 o'clock na to, gusto ko pa maligo kaya lang sobrang lamig ng tubig. At tapos 4 p.m., kailangan na rin
kami bumiyahe papuntang Santo Domingo kasi magdidilim na. Almost 2 hours ulit kasi yung biyahe. Habang nagpapahinga kami, nakita namin tong truck tumatawid sa ilog. Totoo pala siya kasi sa online ko lang to nakikita eh, kaya na-amaze talaga ako. At nalungkot din ako at the same time kasi yung mga nakasakay dyan, pati yung mga naglalakad, workers yata sila. So, Pasko yan, may work pa rin. And to wrap up our day, ito yung TikTok dance namin nung Pasko. Nakapost na yun sa TikTok ko. Wow, saglit lang namin inaral yan. Okay lang kahit di sabay-sabay, for fun lang naman yun. Itong video na to, kinabukasan na siya. Dito kami nag-check-in nung gabi sa Cottage Farm Resort and Hotel sa may Santo Domingo, malapit na kina ate. Maganda yung place and malaki, malinis. Makakapag-ikot kayo at makakapag-relax. Nag-swimming lang kami after breakfast. Thank you ate sa breakfast na masarap. Syempre mga local food ulit yon. Ito yung room namin, deluxe 4-2 siya. Tuwang-tuwa yung mga mother kasi parang pang-princess daw. Nag-extra bed na lang kami dyan. Kasi yung 4-6 packs na room, nasira yung aircon. Fully book na rin kasi sila kaya no choice kami. For room rates guys, message kayo sa FB page nila. After checkout, nagpunta na rin kami sa bukid nila ate. Ang laki na bukid ni Madam Donya. Donya, daming talim ni Donya oh. Dito sa bukid niya oh. Yay! Happy birthday, Gisa. Yay! Kain na po. Gamitin mo po ang iyong salita Panginoon na ito po ay mabuksan Panginoon ang bawat puso. Namin ay relasyon sa Diyos. Pakibasa po dun sa Romans 10:9. Opo. Ang tatanggapin natin ay Diyos at hari ng mga hari. Ang tanggapin ng ating Panginoon. Sige po, umawit po muna sa Diyos. Akala namin siya tanggapin na Panginoon sa sariling tagapagligtas. Ang Diyos ay nagagalak sa kanyang paanyaya. Ng pamilyang ito, ikaw po ay binuksan nila ang kanilang puso upang ikay tanggapin nila Panginoon bilang salamat po. Yay! Salamat. Sana maging simula to ng mas malapit na relationship namin sa Panginoon. Iba naman ang pan. Salamat. Nakarating tayo rito. Nakarating akong muli. Alam nyo, kapasumigla ko ulit. Kapag sumigla ko, akain ko siya lahat. Thank you. Ayun na nga, hindi aksidente ang lahat kung bakit tayo nagpunta dito sa Nueva Ecija. Sobrang memorable na itong experience na to and nitong pag-spend natin ng holiday with Salamanca family. Thank you so much sa buong family nyo po. Hindi lang po kayo ang na-bless sa pagpunta namin, kundi lalong na-bless din po kami sa buhay nyo. Dagdag ba gatas? Pwede? Magkano? Magkano po dagdag gatas? Pwede po. Ayun. Lang yata, sana gatas na lang binili mo. Bumiyahe rin tayo pa Milka Creme para matikman itong tilapia ice cream. Kasi nung nakaraan dumaan kami, sold out na siya. So ngayon natikman na namin siya. Masarap siya guys, worth the try. Isa ito sa pwede natin ipagmalaki bilang Pilipino. Bye Nueva Ecija! Thank you Lord for this experience. Sobrang sarap talaga sa probinsya. Tumagal yung biyahe namin dahil mga pabalik na rin ng Manila at nag-stopover kami dito sa Marque Mall para mag-dinner and mag-CR. And ito na, Cavite na! Thank you.